Hello mga ka-legit Davor Cuts! It's a confirm na ang TBJ at ang Itbulaga, ang buong cast ng Itbulaga, ay lilipat na ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, lahat ng mga legit Davor Cuts na palagi ang nanonood at sumusubaybay sa mga videos natin. Maraming maraming salamat po. And for today's video, ito na nga dahil si Bossing po ay naging emosyonal sa kanyang mga video reels na ipinalabas sa kanya pong Instagram account. Sa Instagram account po ni Pauline, kasi wala naman talagang social media account si Bossing, ano? Kung saan, picture dito yung kanyang 3-week-old baby. Ayan, si Baby Mochi. Ayan, so meron po silang inilabas na parang video clip nila, no, na kasama niya yung kanyang buong pamilya. Talagang kitang-kita mo sa mga mata ni Bossing na sobrang happy siya. Dahil sa wakas, ay talagang medyo lumaki-laki na, no? Ayan, so panoorin natin itong video na to. Ito po ay ipinost ni Pauline, no? Ng kanyang asawa ni si Pauline Luna sa Instagram account. Hawak-hawak niya yung kanyang baby, tsaka yung baby niya, baby girl Tali, and ang kanyang baby girl na si Baby Mochi. Kasabay nga ng pag-post na ito, ay nag-post din itong si Mr. Joey De Leon or si Mr. JDL sa kanyang official Instagram account ng isang AJB News and Feb 8, 2024 Thursday, kung saan ay nangunguna muli, no, nakabawi muli ang Itbulaga, got 4.6% na napapanood sa TV5 at sa RPTV channel 9, ano? And ang showtime po ay pumapangalawa got 3.8 at pumapangatlo ang tahanang pinakamasaya. So, kasunod na nga mga good news sa dumating nga sa TBJ ay isang napakagandang news sapagkat na-fulfill na po ang isa sa pinaka-re-request ng lahat ng mga legit Davor Cuts dito po sa Itbulaga, kung saan confirm na ang Itbulaga ay lilipat na sa bagong studio na mapapanood na sa Meralco Theater. Kinumpirma po ng Bandera Showbiz Chika Balita, ngayong Feb 13, 4:13pm ay nilabas nila ang balitang ito. It was written by Reggie Bonowan. So, ibig sabing confirm, isa sa mga araw na ito ay nilipat na sa bagong studio ng programang Itbulaga na kasalukuyang nasa TV5C sa Sheridan Street, Mandaluyong City. Ayon sa nakuha nating balita, November 2023 pa sinimulan ang construction para sa studio ng programa. Ito ng araw ang magiging bagong bahay ng mga original host ng Noontime Show na sina former Senator Tito Soto, Big Soto, Joey De Leon, kasama ang iba pang legit Davor Cuts. Ang DBR Incorporated ng Abida Ayala Land Construction ng kaibigan daw ni Ginoong Manny B. Pangilinan o MBP ang namamahala sa pagpapatayo ng naturang studio. Sit-sit pa ng ilang mga kausap sa Meralco Theater na sa loob ng Meralco Building sa May Ortigas Avenue, Pasig City, ang bagong studio ng Itbulaga na ibang-iba raw sa dati nilang tahanan. So, para rin Broadway Centrum ang itsura nito, pero since under construction pa nga ito, ay baka moderno na ipinapagawang studio ni MBP. Magiging accessible pa rin naman ito sa lahat ng gustong magmanood dahil maraming masasakyan mula Antipolo, Pasig, Cubao, Makati, Manila, Caloocan at iba pa. Samantalang may nakuha rin na ilang mga news na kahit consultant ng Tape Incorporated, si Mr. Antonio Tobiera o Mr. T ay nananatili pa rin itong nakasuporta kina Tito Vic at Joey o TBJ dahil pamilya na ang turingan nila sa mahabang taon. So ibig sabihin pala, all throughout itong si Mr. Tobiera, habang ang Itbulaga ay lumipat, ang TBJ ay lumipat sa ibang network, si Mr. Tobiera ay nananatili pa rin pala siya na consultant ng Tape Incorporated. Pero hindi natin alam if it is related po dun sa Noontime program. Pero base po sa Bandera,
na siya pa rin ang nananatiling consultant eh. So ibig sabihin, connected pa rin si Mr. T, pero nananatili pa rin naman ang loyalty ni Mr. T dito po sa TBJ. So abangan lang po natin ano, dahil talaga namang according po sa news, ito po ay naglalaman na 1,000 people na kapasidad nung ito pong nasabing itong nasabing studio na pinapagawa ni MVP. Ito pala yung napakalaking surpresa niya para po sa TBJ. Wala po kasi na lumipat ang TBJ dito po sa Media Quest, dito po sa TB5. Napakalit lang po nung naibigay sa kanila na studio. Dahil syempre, ano po yun eh, madalian. Pero dahil po nakapagpirma na sila ng kontrata, long-term contract, dito po kay MVP at sa TB5, doon na po nag-decide itong si MVP or Mr. Money B. Pangilinan na magtayo ng sariling studio, ang Itbulaga. Nasabi nga ito daw po ay sa Meralco Theater na ma-allocated sa Ortigas. So talagang kaabang-abang ang ilan sa mga lumalabas, kasi may mga pictures na po na lumalabas pero ayaw lang natin ilabas dito sa ating videos, kasi baka mamaya may mga other or baka mamaya hindi talaga yun yung eksakto, diba? Umasa tayo. Pero anyways, confirm na nga po na sila po ay lilipat na. So this is really a good news for everyone, dahil talagang pinulfill ni MVP yung kanyang pangako para sa TBJ for a newly, not renovated, but a newly built na kanila pong araw-araw na pagaganapan ng Itbulaga. Samantalang nananatili pa rin pong top 1 or number 1 at pasok sa top 10 ang Itbulaga, no? Matapos po nilang mabawi yung trademark, eh talagang hanggang sa kasalukuyan ay nangunguna pa rin sila sa noontime program. At dahil dyan, mag-react tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating last update. Kunain natin si Mr. Mark Lawrence Macas. Sabi po niya, Darid's Channel, magandang tanghali po. Si Atasha Mulak at si Malso Campos sa TBJ sa Itbulaga, at happy birthday. Mayor Jose Manalo, pa-shout out kay mahal ko. Si Clarice Joyce San Diego from Kupang, Pandi, Bulacan. God bless you. Ayan. So hello po sa kanya pong mahal. Sabi naman ni Boy Faisal, may balak na po ang franchise right ni DJDL na ilipat sa Itbulaga Inc. na magre-register na sa SEC at DTI para maglabas na ng stock ang TBJ or TB5/TBJ, kasi mag-partner na sila ng TB5 at TBJ. Hindi sila talent kundi partner sa noontime show. At yung mga hosts at crews ng TBJ na bigyan ng stock sa company ng Itbulaga Inc., yun ang plano ng TB5. Ang ganda yun, ha? At this iba, parte po sila ng production. And another comments coming from Jake Zerd. Maganda yan, pero for me, mas magugustuhan ko at mai-excite pa ako lalo kung sa TB5 Media Center din, like sa tabi lang mismo, at tatawaging TBJ Studio. Aba, okay din yun, ha? Pero syempre, diba, for now, ito po yung kinreate ni Mr. MVP para sa kanila. Sabi naman ni Ms. Maria Rosal, wow, mas marami makakapanood ng live sa Itbulaga. Alamat MVP, sana panghabang buhay na ang Itbulaga sa inyo. Sabi ni Luisita Carlos, lumakas po ang loob ng mga nadaagrabyado na mga luso simula nung matalo sila sa TBJ. Ayon. Ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. And Pia Boom, sabi na kahit senior na ang TBJ, may charm pa rin at talagang lahat ng Dover Gods ay nakakatuwa. Kung sa papremyo, pag-uusapan, bakit sinong noontime show ang makapagbibigay ng mga ganong halaga? Ayun, tama naman, diba? Kasi diba, hindi natin pwedeng ano eh, hindi natin pwedeng isang tabi kung ano man yung naiambag nitong TBJ po sa larangan po ng noontime. Diba, isang Kapuso actress na nga ang nagpatunay na talagang sila ang nagpasimula ng noontime. Sabi ni Angelica Shiba Hakob, good afternoon, Miss Darrett. Always ako nanonood ako ng vlog. Pati Itbulaga, kayong lahat ay pinanonood ko dahil sobrang legit ako. Miss Darrett, paki-shoutout naman ako. Wait na kahit anong oras mo mabasa. God bless you and ingat lagi. Ayan, shoutout natin si Miss Angelica Shiba Hakob. Yan, thank you po for always watching our vlogs. Eh, Mr. Romy Obispo, happy Monday afternoon, Ma'am Darrens. Hindi nila kaya yung Itbulaga, number one pa rin sa show. Ang Itbulaga, pati sa rating ay number one pa rin. Menchi Peinado also said, TBJ solid, Itbulaga forever. Thank you so much. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Darrens TV. God bless everyone!
Thank you.